Mga sir, welcome back po ulit sa aking channel. Isang panibagong balita na naman ang ihahatid ko sa inyo. At tiyak na isa ito sa mga inaabangan ninyong update tungkol sa attack helicopter acquisition project ng ating Air Force. So mga sir, huwag na nga po natin patatagalin pa at pag-uusapan nga po natin ngayon ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng TAI tungkol sa acquisition ng ating Air Force. Kaya stay tuned na naman po mga sir para malaman nyo ito. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, aba mga sir, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong uploads. Hanggang ngayon nga po mga sir ay tahimik ang ating mga defense officials tungkol sa pagbili o status ng attack helicopter para sa ating Air Force. At kahit nga po si DND Secretary Delphine Lorenzana ay tahimik rin sa status kung ano na ba ang kalagayan ng project na ito. At kung maalala nyo mga sir na noong nakaraan nga po ay sinabi ni Secretary Delphine Lorenzana na mas gusto nila pa rin ang attack helicopter na gawang Turkey. Kahit pa sa kabila nga po nito sa problema ng spare parts at lalong-lalo na sa engine nito na hindi maangkat-angkat mula sa Amerika. Subalit, mukhang binasag nga po ng Turkish Aerospace Industries o TAI na si TAI Helicopter Vice General Manager Yildirim Kemal Yilechki sa status ng acquisition ng helicopter na ito? Well, hanggang sa ngayon nga po ay wala pa rin formal na pahayag ang ating mga defense officials tungkol po dito mga sir. Pero kung magkaganyan nga po ay napakalaking good news nga po ito sapagkat kasama nga po sa kontrata o ino-offer ng TAI ay ang mga limited na transfer of technology sa project. Aabangan nga po natin ang latest na update tungkol dito. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Totoo kaya na nagkapirmahan na ang dalawang partido? Ilagay nyo lang po sa comment section ng ating video dahil hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel.